Ito ang magandang libro. White Eagles, The Little Book of Healing Concords. So, this book, makikita mo sa National yan. So, nabasa mo yan. It's really an inspiring book. Kasi yung mga naramdaman mo, pinapaano doon, bakit? Kasi po ay ito ang naramdaman, marami kang mga toxins, sedimentals, mga arsenic, let's explain it yan. Yan. So, next slide. So, to minimize Herzheimer or healing crisis po, drinks a lot of alkaline ionized water, get minimal exercise daily, sunshine. Early morning po, sunrise yan. Yan. Take detoxification slowly one at a time. So, yung sinasabi ko, cleanse. Hindi sila nang tulungan mo cleanse. Maski nasabi ko na 3 to 5 days ka na cleanse, pag medyo may healing crisis po, pwede mong inuman ng isang sachet sa gabi. Yan. Don't increase the dose of the herbals. Yan. At saka huwag mong isusuppress, huwag mong inuman ng pain reliever or ano pa ba dyan, yung tinamic acid. Okay? Keep the organs eliminated. So, normal, bowel, fresh air, yeah. Skin, kidney, urination, so take detox bath. So, hindi mo na kailangan niya siguro. Use aromatic oils. Iba naman gumagamit niya. Peppermint, birds, wintergreen, sweet by using exercise, sauna, baths, and herbs. Avoid polychemicals refined fast food. Yeah. So, ibig sabihin po, pag nag-healing crisis ka po, huwag kang kumain sa labas. So, damon mo, mag-healing crisis ka. Dinadagdaga mo yung basura eh. So, dapat po, kaya mo na siya maglabas mo na. So, iba. Pagkatapos ng healing crisis po, alam mo, maramdaman mo, iba. Ang gaano katawan mo eh. Ang gaano talaga. Marami. Marami dito po, magpapatunay pa nag-healing sila po. Iba. Iba ang pagkaramdam nila. Iba yung energy level nila. Okay? Next slide. Yan. Ito, if the Herzheimer occurs, cut back on your health detoxification program. Reduce the dose of herbs. Yan, tinuturo niya. The more toxins you are, the more elimination the sicker you are. Yan. One will feel better when all this overall restored against to normal. Just remember, don't give up. Talagang ganun. Huwag kayong mawala ng pag-asa po. Yan. Next slide. Yan. Ang katawan ng mayroong propetia upang tulungan ka din yan, ha, magtagumpay ang healing crisis na hindi siya magtatagal. Yan. Ano yun? Next slide. The body has inherent desire to perfect health. Hindi ka pinanganak na Diyos, wala ka silpi. Meron kang inaalaga mga sundalo. Ito tinatawag mo immunoglobulin antibodies, antibacterial, antitoxin, antivirus, anti-cancer. Dapat po ay pinapalakas mo rin yun. So, anong pinapalakas mo? Saan manggaling yung immunoglobulin antibodies? So, next slide. Boost the immune system. Yan. So, para tuluyan mong mapakinabangan, huwag mong itigil ang inyong iniinom na immunoglobulin antibodies. Saan nanggaling yan? Nanggaling yan sa cryptobrodalis. Meron siyang antibodies doon. So, kaya po, never stop the taking of the herbal. Bawasan po, pero huwag itigil. Yan. Kasi po, talaga dapat tinutulungan mo siyang labanan yung mga basura mo or toxins. Okay? Boost immune system. Yan. Next slide. Yan. Tandaan natin po, keep the colon open during healing crisis po. So, dagdagan mo tubig para madumi ka. Pag hindi ka pa natudumi, dagdagan mo yung cleansing na yan sa sine yan. Kasi soluble and insoluble fiber. Lilinisin yung bituka, lilinisin yung dugo mo. Yan. So, stay healthy begins, healthy health begins in the colon. Yan. Nagdasa kasi ng basura mo, sabi nga ni Dr. Kilog, kung makain ng cornflakes kayo, si Dr. Kilog ay surgeon. Sabi niya, sa lahat na inopera niya ako, ang mga sakit po ang galing sa colon. Yan. Kasi yun ay iba, kahit man ang mga sakit. Okay? So, yung iba dahil hindi nadudumi, meron ang pasinti. Yung 2 weeks na, hindi nadudumi. Delikado yan kasi yung dumi niya ay kasi tayong kambing at saka may dugo. Sige, may obstruction. So, kailangan po ay pasilip mo yung tupa mo. Okay, makamayro ka din ng mga sinoma dyan. Okay, next slide. Yan, so, kayo, the choice is yours. Okay, next slide. So, tandaan natin po, next time, you experience healing crisis po, remember, you're on the road to recovery. Never lose hope. Sige po, may pag-asa yan. It's part of healing you. It's part of rejuvenating and cleansing you and detoxification you. Yan. It's part of ano, rebuilding a new cells in you. Yan. So, huwag kayo mawala ng pag-asa po. Okay? Next slide. Okay, crypto. So, ibig sabihin ng crypto, it's good for the children. So, nagdadalaga, nagbabinata, nagkaedad. So, wala siyang pinipili na edad. Yung sabi nila, the crypto is intended for womb. Tutum. So, bata ka pa, nagdalaga, nag-asawa, nagtanan. So, awang kinuha ka na ni bro, dadaling ka sa kabila, pwede mo dadaling sa kabila yung crypto.
May tanong, question? Wala, si ma'am, wala. Kasi tunay ni ma'am. Si ma'am, talaga probin sa kanya. Nag-healing crisis na ako. Naka-take ako ng limang sachet of creams. Ang sarap ng pakiramdam ko, dalawa pa lang ang sarap ng pakiramdam ko. Bakit? Kasi, ihi ako ng ihi. Una, nadudumi ako ng napakaraming buko. At saka pa lang may bato yung mga bato na maliliit. Mga dos ko din. Nung una kong take ng one cleanse, nag-dos ako ng 4 times. So next, saka ihi ako ng ihi. So, shortcut ko na lang, natapos ko yung 5 cleanse. Ang gaan ng katawan ko, ang gaan, namaos lang ako kasi but I take 10 tablets of crypto na kasi tapos na ako para mawala yung haos ko kasi nag-halto ako sa Cavite yesterday. And yes. Pero na-prove ko na sa sarili ko na yung na-quantum ako dito, yung nabasa na yung result, ang sinabi dito sa result, sa part sa ng body ko, mayroon akong nangingirot na, sobrang kirot na sa part ng body ko. So, saan yun? Ito po yun. So, nag-check up na ko ng doctor dati, marami na akong gamot, pero hindi nag-work ang gamot na tinitake ko. So, nag-take lang ako ng 2 cleans, nawala na yung kirot, the same time, ito na ako ngayon, nagkakilos na ako. Diba? Tapos, nakilos na ito at the same time, na-share ko na sa mga ibang patient na, which is, nakasama ko nga si Ate Charito Yanga, na siya yung hirap siyang lumakad kasi diabetic siya. Hirap siyang lumakad. Ando na yung naubos na daw, siguro 500,000 or mahigit na. Marami na si Ate Chat na naiinom ng mga sensitive drugs na nirisita galing sa doktor. So, hindi nag-work. So, dalawang sasi pa lang ng pills ininom niya ito sa akin. Tinawag na ako nung dumanap sa kanila kasi papunta akong bako or para mag-get ko. Kasi marami akong mga pinsan doon na may mga sakit din. So, tinawag ako ni Ate Chat, nagpatunay siya na eto na, nakatayo na ako. Super look. And, parang buhay na daw siya. Kaya, nagpunta siya dito sa office ng Novo Life. Then, nagpa-register na siya para sa kanya. Para, siya na naman ang magpunta.